Senator Loki sa lupain ng mga higante ni Snorri Sturluson at muling sinilaysay ni Justin Carlos G. Villanueva. Mga tauhan. Thor, ang Diyos ng Kulog at Gidlat, pinakamalakas sa mga Diyos ng Aesir, anak ni Odin at Frigga. Loki, kasama ni Thor sa paglalakbay, may kapilyuhan at Diyos na mapanlinlang. Skrymir, isang higanteng naninirahan sa kakahuyan na nagnanais na makasama ang pangkat ni Thor sa paglalakbay. Utgaro Loki, ang hari ng mga higante. Logi, Hugi at Eli, kabilang sa pangkat ni Utgaro Loki. Ang magsasaka, kabilang ang kanyang dalawang anak na sina Jelsi at Rosba. Napagpasyahan ni Thor at Loki na maglakbay patungo sa Utgaro, lupain ng mga higante, ang mga kalaban ng mga Diyos. Kinabukasan, sila ay naglakbay sakay ng karuwahe na inihila ng dalawang kambing. Nang abutin ng gabi sa paglalakbay, nagpahinga sila sa tahanan ng isang magsasaka. Kinatay ni Thor ang dalang kambing at ilagay sa malaking kaldero. Ito at inihain ito sa hapunan. Inaniyahan ni Thor na sumalo sa kanya ang mag-anak na magsasaka. Ang anak na lalaki ng magsasaka ay nagngangalang Jalfi at ang babae naman ay si Rosba. Inutos ni Thor sa magsasaka na paghiwalayin ang buto ng kambing sa balat nito. Ngunit hindi sumunod ang anak na lalaki na si Jalfi. Sa halip ay kinuha ang bahaging pigi at hinati ito gamit ang kutsilyo. Napansin ito ni Thor, kaya nagalit ito ng husto at nanlisik ang kanyang mga mata. Gayun na lamang ang takot ng buong pamilya. Halos magmakaawa sila kay Thor at sinabing handa silang ibigay ang lahat. Nang makita ni Thor kung gaano natakot sa kanya ang mag-anak, naglubag din ang kanyang kalooban at hininging kapalit ang mga anak nito. Kaya si Jalfi at Rosba ay naging alipin niya pagkatapos. Ang kanilang paglalakbay ay nagpatuloy patungo sa silangang bahagi ng lupain ng mga higante. Naglakbay sila buong araw at nang abutan ng dilim, humanap sila ng matutuluyan. Doon nila nakita ang malaking pasilyo at nagpasyang manatili doon. Hating gabi na nang gulatin sila ng malakas sa lindol. Umuuga ang buong paligid at pakiramdam nila ay nagiba na ang kanilang kinatatayuan. Nang siyasatin nila ang buong paligid ay nakakita sila ng isang silid na takot ang mga kasama ni Thor kaya binuhat niya ang kanyang maso at humanda sa pakikipaglaban. Maya-maya ay nakarinig sila ng malakas na ungol. Kinaumagahan nakita ni Thor ang isang higante at natutulog at umuungol ng napakalakas. Nang pupukpukin ni Thor ng maso ang higante, nang bigla itong magising. Tinanong ni Thor ang pangalan ng higante. Siya raw ay si Skrymir at nakilala daw niya si Thor. Tinanong ito kung inalis ba ni Thor ang kanyang guwantes nung nalaman ni Thor na higante pala ang kanilang tinutulugan. At ang hintuturo nito ang inakala nilang silid. Tinanong ni Skrymir si Thor kung maaari siyang sumama sa kanilang paglalakbay at ito ay pumayag naman. Buksan ni Skrymir ang baon niyang bag at humandang kumain ng almusal, wala ang baon nila Thor at ito ay nasa ibang lugar kaya't napagkasunduan nilang pagsamahin ang kanilang mga baon. Pumayag si Thor kaya't pinagsama ni Skrymir ang kanilang mga baon sa isang bag at binuhol ito. Sa kanilang paglalakbay, nauna ang higante dahil sa malalaking hakbang nito. Sila ay nagpahinga sa isang malabay na puno. Napagod ang higante kaya ito'y nakatulog agad at napakalakas humilik.
Kinuha nito ang baon nilang bag at inalis ang buhol nito, ngunit hindi niya maalis kaya umilit ang kanyang ulo. Kaya't kinuha niya ang kanyang maso at pinukpok sa ulo ng higante. Nagising si Screamer at inaakalang may nalaglag na dahon sa kanyang ulo. Tinanong si Thor kung sila ay kumain na at sinabi naman nitong tapos na. Handa ng matulog, lumipat sila sa ibang puno. Hating gabi na nang marinig muli ni Thor ang malakas na hilik ng higante. Nagising si Thor, kinuha ang kanyang maso at muling pinukpok ang higante. Nagising ang higante at tinanong kung may acorn ba na nahulog sa kanyang ulo. Ano ang nangyayari sa'yo, Thor? Tanong ng higante. Sinabi nitong siya ay naalimpungatan lamang at mahaba pa ang oras para matulog. Naisip niyang nakapag pinukpok niya sa pangatlong beses si Screamer ay hindi na nito kakayanin kaya hinintay niyang muling makatulog ang higante. Kinabukasan, habang natutulog pa ang higante, ay inugot na nito ang maso sa ulo nito. Napatayo si Screamer at kinamot ang kanyang pisngi at nagwikang kung may ibon ba sa itaas ng puno. Nang siya'y magising ay tila may nahuhulog na dahon sa kanyang ulo. Gising ka na ba, Thor? Wika niya. Oras na para bumangon at magbihis. Malapit na kayo sa kaharian ni Utgaro. Narinig ko kayong nagbubulungan na ako'y walang kwentang higante. Kung makakarating kayo kay Utgaro, makikita nyo ang malaking tao roon. Bibigyan ko kayo ng mabuting payo. Huwag kayong magpapakita ng pagmamataas kay Utgaro, Loki, sabi nito. Nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo ni Thor hanggang makita nila ang matibay na tanggulan. Sinubok na buksan ni Thor ang tarangkahan ngunit hindi nila mabuksan. Nakakita sila ng mataas sa pader, pinanhik iyon at doon ay may daanan. Nakita nila ang malalaking tao na nakaupo sa dalawang bangko. Sumunod na araw ay nakaharap na nila ang hari na si Utgaro, Loki. Nakilala niya si Thor ang mahusay na mandirigma. Ikaw ay malakas sa tingin ko. Anong kakayahan na mahusay kayo ng iyong mga kasama? Hindi namin hinahayaan na manatili dito ang mga taong walang may pagmamalaki. Wika nito. Sumagot si Loki, mayroon akong kakayahan na nais kong subukin. Walang sino man sa naririto ang bibilis sa akin sa pagkain. Tinawag ni Utgaro Loki si Logi. Inilagay sa gitna ng mesa ang mga hiniwang karne. Magkatapat sa dulo ng mesa na nakaupo ang dalawang magkatunggali. Kinain nila ng sobrang bilis ang karne at buto na lamang naiwan sa parte ni Loki. Ngunit walang butong natira sa parte naman ni Logi, kaya malinaw na natalo si Loki sa nasabing labanan. Sunod na paligsahan naman ay ang pagtakbo na nilahukan ng batang si Chalfi, laban sa bata rin na si Yugi. Sa unang paglalaban, masyadong malayo ang agwat ni Yugi. Inulit ng tatlong beses ngunit hindi talaga maabutan ni Chalfi si Yugi. Tinanong ni Utgaro si Thor kung ano ang kanya namang maipakikita. Sinabi nitong gusto niyang subukin ng labanan sa pag-inom. Kaya tinawag ni Utgaro ang cupbearer na dala ang tambuli na madalas inuman ng mga panauhin. Isang mahusay na manginginom ang makauubos ito sa isang lagukan. Ang iba'y kaya ito ng dalawa, ngunit kadalasan ay nauubos ito ng tatlong lagukan. Ang wika niya. Hindi pinansin ni Thor ang sukat ng tambuli dahil siya ay uhaw na uhaw. Nilagok niya ang malaking lalagyan ngunit hindi naman siya makahinga. Kaya't nang tignan niya ang lalagyan ay parang wala pa rin nababawas. Ganto rin ang nangyari sa ikalawang lagok. Sinabi ni Utgaro na kailangan mo lagukin ito lahat sa pangatlong pagkakataon. Sa tingin ko ay hindi ka kasing lakas ang inaasahan ko. Nagalit si Thor, kaya ininom nito gamit ang lahat ng lakas. Ngunit tila walang nababawas sa laman ng tambuli, kaya binitawan niya ito hanggang sa matapon lahat ng laman. Ipinakikita lamang ng lakas mong taglay ay hindi kasing tindi ng aming iniisip. Gusto mo pa bang subukin ang iba pang uri ng pakipaglaban? Ito ang naging hamon ni Utgaro Loki kay Thor.
Anong labanan ng may mumungkahi mo? Ang tanong ni Thor. Isang laro na paborito ng mga kabataan dito. Buhatin mo ang aking pusa mula sa lupa. Isang abuhing pusa ang lumundag sa lupa. Malaki ito. Ngunit hinawakan ni Thor ang palibot ng tiyan nito at sinubok na itaas. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit paan lamang ng pusa ang naiangat ni Thor. Tapos na ang labanang ito tulad ng aking naasahan. Walang laban si Thor sa aking malaking pusa. Ano pa kaya sa malalaking tao rito? Wika ni Utgaro. Tawagin mo akong maliit kung gusto mo. Pero tumawag ka ng sino mo makikipagbuno sa akin. Galit na ako ngayon, sabi ni Thor. Wala akong alam na gusto mong makipagbuno sa'yo. Pero hayaan mo tawagin ang aking kinalakang ina, ang matandang si Ellie. Siya ang labanan mo ng wrestling. Marami na siyang pinatumbang mga lalaki na katulad mong malakas. Habang gamit ni Thor ang kanyang buong lakas ay lalo lamang matatag ang matandang babae hanggang mawala ng balanse si Thor. Pumagit na si Utgaro Loki at pinatigil na ang labanan. Hindi na kailangan makipagbuno pa ni Thor kahit kanino man sa tagapaglingkod. Malalim na noon ang gabi kaya sinamahan nila Utgaro Loki kung saan sila makapagpapahinga at inasikaso naman ng maayos ang grupo ni Thor. Sinabi ni Utgaro, ngayong palabas ka na sa aking kuta, ay pinagtatapat ko sa iyo ang katotohanan. Kung ako ay mabuhay at may kontrol sa mga mangyayari, hindi mo kailangang bumalik pa ritong muli. Sa aking salita, ni hindi ka makapapasok dito. Kung alam ko lang kung gaano ka kalakas, unti ka na magdulot ng kapahamakan sa aming lahat. Nihinlang kita gamit ang aking mahika. Noong unang makita tayo sa kakahuyan, agad kitang nilapitan at nang pangkain mong alisin ang pagkakatali nang hindi mo ito nagawa dahil binulko ito ng alambre. Pagkatapos noon, hinampas mo ako ng iyong maso ng tatlong ulit. Ang una ay mahina pero kung umabot sa akin ay patay na ako. Nang makita mo ang burol na tila upuan ng kabayo malapit sa aking kuta, kung saan naroon ang dalawang kwadrong lambak, ang isa ay napakalalim. Ito ang marka ng iyong maso. Nagay ko talaga ang burol na hugis kabayo na yon sa lakas ng iyong hampas pero hindi mo ito nakita. Gayun din ang nangyari na magkaroon ng paligsahan laban sa aking mga tagapaglingkod. Ang una nang kainin na mabilis ni Logi ang mga karne sa sobrang kagutuman. Pero anong laban niya kay Logi na tulad niyang mapaminsalang apoy na kayang sunugi ng kakahuyan? Si Jelpy na lumaban naman sa takbuhan na tinatawag naming Yugi ay lumaban sa aking kaisipan. Walang makatatalo sa bilis ng aking kaisipan. At noong ika'y uminom mula sa tambuli, inaakala mong ikaw ay mabagal. Sa aking salita, anong himala na ang dulo ng tambuli ay nakakabit sa dagat pero hindi mo ito nakita. Pero tignan mo ang dagat, halos nasaid ang tubig nito. Hamangha sa akin ang mayangat mo ang pusa sa lupa, pero para sabihin ko sa iyo ang totoo, ang lahat ng nakasaksi ay nahintatakutan. Ang pusang iyon ay hindi totoong pusa kundi isang yugaro. Isang ahas ang sukat ay sapat upang yakapin ang daigdig ng kanyang ulo at buntot. Inangat mo ito ng mataas na halos abot hanggang langit. Kamangha-mangha ding makipagbunuka ng matagal at mapaluhod sa isang tuhod lamang sa iyong pakikipaglaban kay Ellie na walang sino man ang makagagawa niyon. At ngayon tayo ay maghihiwalay, makabubuti para sa ating dalawa na tayo'y di na muling magkita. Nang marinig ito ni Thor, kinuha niya ang kanyang maso upang ipukol. Ngunit wala na si Utgaro Loki. Sa kanyang paglingon, wala na ang kuta, kundi isang malawak na kapatagan. Muli siyang lumisan at pinagpatuloy ang kanyang paglalakbay hanggang sa makabalik sa mundo ng mga Diyos.